Para sa 24 na episode ng aking pagpunta sa mga sementeryo kung saan nakahimlay ang mga sikat na artista, dating presidente, mga politiko, mga atleta at mga kilalang personalidad, ay muli akong nagbalik sa Manila North Cemetery upang bisitahin ang puntod ng isang aktor na si Conrad Poe. Ang kanyang labi ay matatagpuan sa musileyo ng pamilyang Poe kung saan din nakahimlay sila FPJ, Susan Roses at iba pang miyembro ng pamilyang Poe. Ating balikan ang kanyang naging buhay noon at muling sariwain ng mga pelikulang kanyang nagawa. Pero bago ang lahat, kung hilig mo ang mga video katulad nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. Si Conrad Poe ay ipinanganak noong April 11, 1948 sa Maynila. Siya ay anak ng mga sikat na artista noon na sila Fernando Poe Sr. at Patricia Mijares. Siya ay half-brother nila FPJ at Andy Poe na pawang mga artista rin. Siya ay kinasal kay Sinaida Marcelo Poe. Nagsimula si Conrad mag-artista noong kalagitnaan ng dekada 60. Ang kanyang unang dalawang pelikula ay ang Buena Vista noong 1966, si Romeo at si Julieta noong 1968 na pinagbidahan nila Dolphy, Marites Revilla at Panchito. Dekada 70 ay halos kasama siya sa mga pelikula ni Ramon Revilla, katulad ng Hulihin si Tiagong Akyat noong 1973 kasama si Lisa Lorena. Ibilanggo si Cavite Boy noong 1974 kasama nila dito sila Gina Pareño, Marian de la Riva at George Stregan. Bergado, Terror ng Cavite noong 1976 kasama sila Lotis Key, Marisa Delgado at iba pa. Gulapa ang barakong mayor ng Maragondon kasama nila dito sila Dante Barona, Van de Leon at marami pang iba. At ang pelikulang Isa para sa Lahat, Lahat para sa Isa noong 1979 kung saan ay kasama niya dito ang kanyang mga kapatid na sila FPJ, Andy Poe at Freddy Poe. Pagpasok ng dekada 80 ay naging mas maganda pa ang takbo ng kanyang karera sa pelikula. Ilan dito ay ang Agila noong 1980 na pinagbidahan ni FPJ, Commander Melody noong 1983 kasama niya dito si Ramon Revilla, Baunggang noong 1985 na pinagbidahan ni Rudy Fernandez, Humanda ikaw ang susunod noong 1987 na pinagbidahan pa rin ni Rudy Fernandez, at taong 1989 kung saan ay 8 pelikula ang kanyang nagawa katulad ng Delimagang na pinagbidahan ni Philip Salvador, Captain Hilo Batas sa Batas na pinagbidahan naman ni Bong Revilla Jr. at napakarami pang iba. Sa pagpasok rin ng dekada 90 ay mas lalong gumanda ang showbiz career ni Conrad Poe dahil sa loob ng isang dekada ay nakagawa siya ng halos 40 mga pelikula. Ilan dito ay ang Walang Awa Kung Pumatay noong 1990 na pinagbidahan nila Robin Padilla at Rita Avila. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Tumataas ang crime rate dito sa atin. Bawat krimi na gaganap ay hampas sa ating mukha. At natin na bumabaka at sa katawan ng mga mamamayan. Dumarami mga tao, natural, tumataas ang krimi, sir. Hindi katwiran yun. Ang mahalaga, huwag kayong tutulog-tulog. Kulang na kulang ka.
kami sa kagamitan, sir. Kaya, paano kami sisipagin sa pagpapalob ng mga kaso? Eh, kagaya niyan. Eh, yung ibang mga pulis sa atin, wala pang mga baril eh. Kung meron man, bulok pa. Mantalang yung mga kalaban natin, kumpleto sa armas. Ang delikado pa nito, mga malalaking tao pa nabubunggo namin. Alfredo Lim, Batas ng Maynila noong 1995 na pinagbidahan ni Eddie Garcia. Kumanta ko kayo. Ito, pwede na bang warrant pares? Sir, the subject is now in our custody. Sakay niyo sa van. Alam niyo na kung anong dapat niyang gawin. Yes, sir. Huwag mo nilisa mo yung mga aso mo dahil baka maagat pa yan. Dali ito siya pa yung mga yan. Yan na. Epimaco Velasco, NBI, noong 1997 na pinagbidahan ni FPJ at napakarami pang iba. Ang kanyang huling pagganap ay noong 2009 sa pelikulang Salat. Siya rin ay naging writer para sa pelikulang Alias Boy Cano noong 1992. Si Conrad po ay mayroon ng iniindang karamdaman na sakit sa puso. Ayon sa kanyang asawa na si Zenaida, ay mag-aanak dapat sila ng kasal, ngunit hindi na lang sumama si Conrad po dahil sa mahabang biyahe. Nakaramdam si Zenaida ng pangitain na tila nagpapaalam na ang kanyang asawa na si Conrad po. At noong June 26, 2010 ay pumanaw si Conrad po dahil sa fatal stroke. Siya ay 62 taong gulang. Hindi maikakaila ang malaking legasiya na iniwan ng mga po. Ang apat na po na lahat ay magagaling na action star. Silang apat na napakalaki ng naiambag sa pelikulang Pilipino. At siyempre si Conrad po na maihahanay sa listahan ng mga mahusay na aktor ng pelikulang Pilipino. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.